Hi, good morning mga kamoto. Para dun po sa mga nag-aabang sa part 6 po ng aking Honda Dio AF18. Build restoration from ground up. So yun nga po, medyo natagalan kasi nagkaroon po tayo ng issue sa wirings. Kaya yun po medyo madugo. So ngayon ipapakita ko po sa inyo at babagitin ko na rin po lahat ng mga na-experience ko. At shoutout po dun sa mga nagbubuo. Alam niyo po ang ibig ko sabihin pag sinabi ko pong ang Dio sakit sa ulo sa simula. Pero napakaganda po ng feeling kapag na-achieve mo na yung mga gusto mong gawin dito. Lalo na gusto mong paganahin siya lahat. So, ito po. Yan na po siya ngayon. Hindi pa ho naikabit yung fairings para napakita ko po sa inyo kung ano yung mga wirings na ginawa ko rito. So, yun nga po, yung dating wiring niya, medyo marami na pong putol, tsaka iba-iba na yung wire, tsaka color codes na ikinabit dun sa pagdudugtong ng mga wire. So, pinalitan na po natin yun. Nakakuha po tayo ng second hand na hindi rin naman siya kompleto, although may mga wirings din siyang sablay, pero mas madali siyang ayusin. So, yun nga po, kung makikita nyo, ayan. So binalutan ko na rin po, binalik ko sa dati niyang tsura yung mga wirings. Sa mga first issue ko po dito noon sa wirings, yun sa mga ilaw, sa flasher, sa busina, sa brake light, sa starter. So nagtanong-tanong ako sa mga two-stroke groups dyan. Marami silang mga suggestions, marami silang opinions, marami silang mga ideas. So isa-isahin ko po yun. Nung hindi po gumagaling starter niya, marami nagsabi na baka hindi na gumagana yung starter niya at saka yung starter relay. So yung starter relay po nito sira na talaga kasi tinest namin bago ko. Nakakuha po ako ng second hand surplus. So gumagana po siya. Pero yung starter relay, ganun din po ata. So pinalitan ko yun. Tapos ayaw pa rin yung gumana. Pero gumagana siya kapag nirerekta sa battery. So inisip ko sa wirings lang talaga siya may problema. Tapos ito naman pong mga nagpuputukan ng bombilya ko. Halimbawa, mag-start na siya. Tapos pag bubuksan nyo po yung ilaw at nirev nyo yung motor, nagpuputukan po yung bombilya, headlight, taillight. So nagtanong-tanong na naman po uli ako. Ang problema po, at ang pinakamagandang sagot doon na nakuha ko, eh yung kanyang resistor. Yung sa harapan. Dalawang pong klaseng resistor. Isang 30 watts at saka isang 5 watts. So, nakakuha po ako kay LNCS. Shoutout po LNCS. Ayan po yun. Bago po yan. So, need nyo po talaga yan. Kasi, kung wala nito, walang resistor, kahit na anong kabit nyo dun sa ilaw nyo, talaga magpuputukan po. So, yun. Tapos, yung regulator rectifier, nagkaroon din po ako ng issue. Akala ko may problema dun. Pero actually, hindi po problema yung rectifier regulator. Although, bumili din po ako kay LNCS para sure na po. Kasi, tandaan nyo po na ang scooter, especially yung mga nagalaw na marami nang na-modify, marami nang rewiring. Tapos, more than 10 years old. So, itong Dio, I believe, almost ilang years na to, 20 years, 25 years. So, worth it na talagang palitan ng mga regulator rectifier. At saka yung mga kanyang starter, starter relay, CDI, yung mga ganung bagay. So, yun. So, wala palang problema yung rectifier. Ang problema ko po, kasi minsan, halos palit ka na, tapos working naman lahat ng mga binili mo. Tapos pag start, hindi siya gumagana. And then eventually,
magkakaroon siya ng lapse, namamatay or nawawala. Yung pala, yung wiring sa may key. Kapag may mga loose wirings po kayo, lalo yung green and red na wire, which is ground and positive sa battery, magkakaroon po siya ng pag-init. So, yung resistor po, ang normal na init lang niya ay yung mahawakan niyo, pag mahawakan niyo pa siya, hindi po nakakapasok. Ibig sabihin po, pag nakakapasok, ibig sabihin po, may grounded po, may kulang na wire. So, yun, mga loose wiring. So, pag magkakabit po kayo ng mga wirings, advisable po na gumamit din po kayo ng same color para yung color coding po masunod pa rin po kung sakaling ibebenta nyo o may bagong may-ari ng inyong Dio. So yun, kailangan i-secure nyo rin po at saka tight po yung pagkaka-wire at saka balutan nyo ng electrical tape na maayos, yung hindi po siya mahuhugot. Kasi constant pong gumagalaw yung scooter. Siyempre pag dinadrive nyo, pag nililiko nyo yung manibela, ayun. Ngayon, pag medyo loose po yung pagkakabit nyo ng wire, syempre matatanggal yun, mawawala po yung connection. Okay. Tsaka mamaya po, babanggitin ko na rin po, lalagay ko po yung mga listahan na mga nagastos ko, yung mga nabili ko, pricing na rin po. And I'm sure, hindi ko na po babanggitin ko saan ko kinuha, pero mostly sa Shopee po, mga local traders, local sellers po, na nagbebenta ng mga two-stroke katulad ng Jag at Dio ng mga parts. So yun, so simulan po natin. So yan, katulad yan, umaga po ngayon, tingnan natin kung one click start siya sa kick at saka sa push start. Check natin. So yun, susi. Kaya pag nagsusi po kayo, automatic po yan. Ayan, pag nagsusi po kayo, automatic po yan. Gagalaw po yung kanyang fuel gauge needle. Tapos, meron na rin po siyang, although mahina dahil wala pong battery, hindi pa nag-start, meron na po siyang, ayan, yung blinker niya, yung signal light po. Ngayon, yung brake light po, ayan. Pag finish press ko yan, iilaw po yan. Ang pag-ilaw po niyan ay medyo mahina. Ibig sabihin po, meron pong hindi nakaibig or wiring na medyo maluwag. Dapat po malakas po yan kasi parang bright po yan. Tulad ng sa headlight. So, push start po natin. Ayun. One click po. Ayan. Ayun, sa ilaw po, buksan natin. Ito, medyo quality na rin po. So, chinek ko na rin po ito. Kasi nga, luma na rin. So, yung kanyang switches, yung mga, yung contact po niya, linisan nyo lang po kung ayaw nyo pong bumili para makatipid. Linisan nyo lang po yung metal contacts niya. Kasi normal yan, nangyayari, nagkakaroon po siya ng corrosion. Kung makikita nyo, may mga green-green yun. Pag may mga ganun po, nag-accumulate na po yung corrosion, ibig sabihin po, naglo-loose po yung connection. So, kailangan linisin nyo lang po kung ayaw nyo bumili. Kung syempre, kung may pera naman po kayo, bilhin po kayong bago, mas maganda. Pero, ni-retain ko na po yung old niya para talagang magmukha siyang di ba? Classic, vintage na po. So, yun, yung ilaw. Okay. So, kung mapapansin nyo po, medyo naglulus ng konti. Ayan. Siyempre, pag stator powered po ang inyong motor, ayun, iliwanag po siya kada revolusyon. Ayan, hindi na siya pumuputok. Okay. So, blinkers po, signal light. Ayan. So, by the way, lahat po ng lights nito, pinalitan ko dahil lahat po nagputukan. Mura lang naman po ang pumbilya. So, pero susundin nyo po, 5 watts para sa blinkers. Ayan. Hindi po napapalitan ng stock horn. Yung horn po nito, pang sasakyan. Kaya medyo malakas po, ayan.
pindutin natin. Ang busina ng ano, kung ano. Ayan. May bright din po siya. Ayan. Okay. So yun po. Tapos, hindi pa ho natatapos dyan. Siyempre, pag nag-wiring kayo, kailangan click start. One start lang po sa push start tsaka sa kick start. Itotono nyo po. Ngayon, pag nagtotono po kayo, need po na andarin nyo po muna ng ilang minutes yung motor para uminit po yung makina. Kasi bali wala pong pagtotono nyo kung wala pong, hindi pa po mainit yung makina. So, pabayaan nyo po lang muna siya para maging consistent. Ito rin po yung mga tanong. At saka isa sa mga sakit ng ulo ng mga scooter, mga old scooter po, ay yung hard starting. Marami pong reason yung hard starting. Isa-isayin po natin. Pero ang main reason po ng hard starting na motor ay pag-racingaw po. So simulan po natin kung saan pwede magkaroon ng mga possibility po kung saan magkakaroon ng sinaw. So itong motor ko po, medyo nagkaroon ako ng problema sa hard starting. Kasi ang na-discover ko po ay yung sa carburetor, tapos yung going to manifold. Pag stock po ang gamit nyo, although siguro kahit na modified na po at meron na po kayong mga aftermarket na carburetor, meron po yung parang O-ring. Yung O-ring nito hindi fit, siguro dahil matagal na napalitan na siya. So, hindi fit yung O-ring. Nung binuksan ko, pinalitan ko po siya. So, sa Shopee rin po ako nakabili ng mga set ng O-ring. Iba-ibang size po. Mga 400 po ata bili ko. Pero maganda rin pong investment yung kasi kapag may mga, syempre, ito po yung mga O-ring, katulad ng gaskets, oil seal, syempre, nag-wear and tear din po. So, kailangan po natin palitan pag matagal na. So, yun. Yan po ang first reason. Kapag may singaw po dyan, mahirapan po talaga kayo mag-start. Although mapapastart nyo naman siguro, depende po kung gano'ng kalakas ang singaw. Ngayon, pwede rin po ang singaw dito po sa may manifold going to the rim valve sa engine case. Kapag nagpalit po kayo yan, make sure gumamit po kayo ng gasket. Yung gasket po, I think na Dio, may nabibili pong set nun. Pagkatapos nun, syempre, lalagay nyo po siya ng liquid gasket po. Ang gamit ko po, Pioneer. Pero may nagsabi po, yung hindi raw po maganda yung Pioneer kasi nakakasira ng mga tornilyuhan. Pero so far, yung po ang gamit ko. Tapos, same din po sa block tsaka sa head. Siyempre, pag nag-refresh kayo ng engine, gasket din po ang kailangan dyan. Kailangan sealed tight po talaga para walang singaw. Tapos, ang next possibility po na may singaw, siyempre, pag nagka-bubili po kayo, may bagong crankcase or binuksan nyo po yung makina. Katulad nito, bago pong sigunyal, bago piston, bago bearing, bago oil seal. So, need nyo po talaga na magpalit ng oil seal kasi last time po, nung binili ko to, nung unang nakuha ko to, may tumatagas pong gas dun sa may oil seal side ng stator. So, palitin niya talaga ang oil seal niya. So, yun po ang mga possibilities na may singaw. So, pag nagkabit po kayo ng engine case, yung, syempre, dalawa po yan, isang stator side, tsaka yung isang variator side. Tight seal din po, meron pong gasket na kasama yan. So, make sure din po na walang singaw at walang tagas yun. Yun po ang isang mga possibility na hard starting po pag may singaw. Ngayon, minsan po, alam nyo nang walang singaw dahil sure na po kayo na talagang nahigpitan nyo at gumamit po kayo ng oil seal, ng gasket, liquid gasket, tapos gumamit din po kasi ako ng torque wrench para sigurado po yung newton meters, yung kung gaano po kahigpit ang dapat yung standard higpit ng kanyang mga tornillo para hindi rin po mag-loose thread, maputol, or maluwag, or mahigpit. So, sakto lang po. Ngayon, pag ayaw pa rin po na hindi po siya one click start, push start at saka kick start, yung sa pagtotono po,
Kasi pag hindi po maganda ang pagkakatono ng inyong scooter, let's say for example po, walang ganong gas or walang ganong hangin, kahit alam mo nang wala siyang singaw, hindi mo pa rin siya mapapastart ng one click, lalo na pag wala po siyang ganong gas or hangin na pumapasok. So itotono nyo po, dito po lumalabas yung sinasabi ko sa inyo, bago po kayo magtono, paandarin nyo muna po yung makina para sure po na mainit yung makina bago kayo magtono. So para sa akin po, ayan, ganyan po ang pagtutano ko. So marami rin po mga videos na nagpapakita ng details kung paano magtono. So yung panoorin nyo na lang po yun. Madali lamang magtono, depende rin po sa inyo yan kung anong gusto nyo. So yun nga po, yan ang medyo naranasan kong sakit ng ulo. Meron din po ang tinanong ko rin po ito sa grupo, makikita nyo may wire din po rito na black, green at saka yellow, walang connection. So para dun sa mga hindi po nakakaalam, nakatulad ko, ito po ay connection pala sa auto choke. Kasi yung auto choke nya po, ayan, putol na po. So tinanong ko naman kung makaka-apekto ito sa wiring at saka sa flow ng mga ng kuryente. Sabi naman ng grupo, hindi naman po. So hindi ko na ikinabit. So siguro, pero nagtanong ako kung saan lang makakuha ng choke po bilang. Meron kay LNCS, kaya lang, surplus buo na carburetor, 800. So sabi ko, medyo magastos na. So okay naman siya, okay. Siguro, baka magpalit ako in the future kapag may budget ko. So lahat po ng wire na yan nagabit ko na. So kompleto. Tapos kumari din po, ibabalik ko sa dating pwesto niya. Kasi kapag alaman ko din po sa YouTube, ito po umiinit po yan. Ngayon kapag siya ay nakalagay, binaklas niyo po, nakalagay lang po siya kung saan saan, pwede pong maapektuhan siya sa init ng makina. So advice po, ibalik niyo po siya sa dati niyang pwesto kung saan po siya talaga nakalagay. May mga purpose din po yung mga ito, mga wiring guard po na nakakabit sa chassis. So gamitin niyo rin po yun. Mapapansin niyo po, hindi ko na ikinabit to kasi tinanggal ko na po yung tanggay. Ito po nakakabit po sa oil para po sa kanyang sensor. Ito po yan. Iilaw po yan kapag walang oil or kulang na po yung oil. Yan po ang tandaan natin. Kapag two-stroke po at naghahalo kayo, huwag niyo pong kakalimutan na maglagay ng oil kapag naglalagay po kayo ng gas. Sigurado po yan, kapag kulang ang oil, masisira pong makina niyo. Sayang ang hirap niyo. So, ayan. Ganda yung pagkaka-wire niya. Dinali ko na po sa dati. Ayun. So, babalutan ko na lang po ito. Balutan nyo po na maayos para hindi po ganong malikabuhan, maputol or something. Tapos ground, importante po ang ground. Kapag walang ground at mali kayo ng mga kabit-kabit, nahihirapan ko talaga mag-start at mag-iinit po yan. Ayan, nahawakan ko po yung resistor. Hindi po siya nag-iinit. Ibig sabihin po, tama po yung mga kabit ng grounds, ng wires. Okay. So, yun. Samahan nyo po ako, bubuoy ko po ito, lalagay ko mga fairings para matapos na po natin ang ating pinakahihintay na final episode ng ating Honda D1 AF18F Build Restoration Blood, Sweat and Tears. So payo rin po dun sa mga gusto magbuo, ano po ba kailangan natin bago tayo magbuo. Siyempre pag-isipan po natin. Marami pong mga factors para maging successful po tayo sa pagbuo ng ating scooter. First, yung time. Kailangan po natin pagbuhusan ng oras. Para dun po sa mga limited ng time, mag-spend po kayo at least 1 to 2 hours, pero kulang po talaga yun sa isang araw. Normally, ang feeling natin, gusto natin kagad mabuo ang isang scooter. Depende po yan. Kung kompleto po tayo sa gamit, kompleto po tayo sa knowledge, walang problema. Baka one day lang po, matapos po natin yun. Pero kung sa katulad ko na nagsisimula pa lang po, nahirapan po ako dun.
So, mapapansin nyo naman, ilang episode ang ginawa ko. So, almost 2 months na bago ko siya nakumpletong mabuo. So, pagkatapos po ng time, ano pong kailangan natin? Knowledge po. Kailangan po na magkaroon tayo ng konting knowledge kasi yung tamang mga sagot po, makukuha naman po natin sa mga grupo. Sa mga grupo nating katuti, two-stroke, napakarami ko pong sinalihan, napakarami ko pong tanong. Nakapag-gain po ako napakaraming kaalaman tungkol po sa Dio. Sa wirings, sa engine, lahat po yan. So yon, time, knowledge, at ang huli po, syempre, importante po ito, ay ang budget. Marami po nagsasabi, ay, Dio lang yan, mura lang yan. Para sa akin po, ah, wag niyo po ako i-quote dito. Para sa akin po, ito pong ganitong klaseng project, priceless po. Kasi, nasabi ko pong priceless, kasi kung ikaw mismo po ang bumuo from ground up, pinaghirapan mo, pinagpawisan mo, sumakit ang ulo mo, nagalit si misis mo, lahat na po ng mga bagay na napaka-negative. Pag nawalan ka ng pasensya, ang ginagawa po natin, ano, dinadala na lang po natin sa shop, gagastos pa po tayo ng doble-doble, or worst case scenario, matatambak po siya, tatama rin tayo, ibebenta na po natin. Pero ito po, pinagtiyagaan ko talaga. Aminin po natin, o sa hindi, minsan, yung sakit ng ulo natin, parang masarap po. Hindi tayo makatulog. Unang pagising natin, unang isipin natin, yung binubuo natin. Kahit na po sumakit ang ulo ko rito, aminin ko po talaga sa inyo, napakasarap ng feeling kapag nabuo nyo po yung project na gusto nyo mabuo. Na alam nyo pong from ground up kayo po ang gumawa. Of course, with the help of your tuti friends from different groups sa Facebook. So maraming salamat po. Pinasasalamatan ko po lahat ng mga tumulong sa akin. Lahat po nagtiyagang sagutin yung mga tanong ko. Kilala nyo po yung mga sarili nyo. Maraming salamat po. It's too many to mention. So lalagay ko na lang po sa aking credits sa video na to. So panoorin nyo po ito from start to finish para makita nyo po yun. So yun, samahan nyo po ako sa pagbuo ng ating Honda Dio AF18E Project Rebuild. Let's go!